Everyone, nandito na naman tayo sa another lesson on microprocessors and microcontroller systems. For this lesson, we'll be talking about Arduino program structure and variables. So ano ba yung structure ng isang Arduino sketch and ano yung mga variables? Ano yung mga pwede nating or yung concept ng variables tsaka yung paggamit, tamang paggamit ng mga variables. So at the end of this video, you will be familiarized doon sa structure ng Arduino program, sa IDE sketch, and ano yung mga pamamaraan para mas maging efficient at organized yung inyong sketch. Okay? So, simulan natin yan with a discussion on microprocessors. Doon sa mga previous discussions natin on how we did the programming ng mga microprocessors. So una-una, we analyze ano ba yung problem, what we wanted to do, right? And then we made a flow chart, di ba? Gumawa tayo ng flow chart to better understand yung problem analysis natin. And then right then and there, gumawa tayo ng mga small statements, step-by-step statements kung paano tatakbo yung ating program dun sa microprocessor. Wala yung pinakaiba dito rin sa microcontrollers. Except that yung ginagamit natin sa microprocessor is assembly language, right? And then machine language. Dito rin naman sa microcontroller, gumagamit din tayo ng ganon. In this case, sa Arduino, we are using C++. No? So, Arduino, again, is a platform. No? Pero yung ginagamit nating language is yung C++. Okay? So, yan. Para makabuo tayo ng maganda at readable na mga Arduino programs, kailangan yung ating pagkakasulat or pagkaka-code ng ating program is organized. Madaling basahin at naiintindihan. Of course, syempre from top to bottom yan, nakakasunod yung ating reader, no? Let us start with this sample program structure. Actually, ito talaga yung program structure ng Arduino. Once na binuksan nyo yan, makikita ninyo, meron tayong tatlong bahagi dyan. Meron tayong start, yung void setup, nakalagay dyan, and then yung void loop. Usually, pag binuksan nyo yung Arduino, kung ano yung pinakalas nyo na nakasave, yun yung bubukas. And then, pag mag-create kayo ng bago, lalabas itong dalawa na to, itong void setup, tsaka yung void loop. Diba? Yan. Lagi lumalabas yan, tapos merong comment, diba? Alright. Meron dalawang slash dyan, tapos merong comment. Yan yung ating lumalabas. Napakaganda nito ng interface or user interface nito kasi it reminds us kung paano yung tamang pag-code ng ating program. Hindi siya blank space. Meron na talaga siyang space for the setup and the loop. Again, remember, yung ating start, we are defining our variables. Later on, i-discuss natin ano ba yung mga variables na yan, ano yung mga kailangan nating i-declare, at paano sila dine-declare. And then, yung second natin is yung void setup. Dito, kinocode natin yung mga functions na isang beses lang tatakbo sa ating program. And then, dun sa void loop, dito naman natin nilalagay yung mga paulit-ulit. No? Ibig sabihin, paulit-ulit gagawin ng program yung kanyang i-execute yung lahat na nakalagay dito. Okay? Ito yung function niya. It runs over and over again forever until in-stop or meron tayong nilagay dun sa code na mag-stop siya. Okay? So, isa sa mga pinaka-importante na dapat malaman natin pagdating dito sa ating structure is kung paano siya gamitin. No? Lagi nating i-remind na yung setup is isang beses lang at yung loop, yun yung nag-uulit-ulit. Okay? Now, madaling tandaan yan. Okay? We have the start, we have the void setup, and the loop functions. No? Kasi, bukas mo naman, lumalabas naman yan. Okay. In this particular slide, I want you to look at these two codes. They are actually the same, no? But they are formatted differently or they are written differently, no?
So, same lang naman yung mga words na nakikita natin dyan, di ba? Unsigned long. And then, merong current meal is, di ba? Ang pinagkaiba lang nila is itong tatlo. I am presenting to you yung ating SIN ng properly structured Arduino code. Okay? Ibig sabihin ng SIN, number one, when we are trying to code our program, of course, dapat huwag natin kalimutan yung paggamit ng mga semicolons. Kalamitan or most often, yung mga beginners na nagko-code, nakakalimutan nitong semicolons, yun yung nagiging usual na errors, no? Kagandahan lang sa Arduino, madali kasi siyang i-debug kung maayos yung pagkaka-code natin. Okay? So, number one, lagi natin tatandaan yung S, semicolons. Huwag natin kakalimutan yan. We always have to use yung semicolons natin, no? To terminate, kasi itong semicolon is a terminating character, no? Yan. Number two, we have to be cautious sa paggamit ng indentation, no? That's I, indentation. Ano ibig sabihin ng indentation? Kung papansinin natin dito, dito sa ating left side ng ating program, no? Lahat yan pantay-pantay. Yan. So, pag ikaw magbabasa ka ng ganito, medyo mahirap siyang intindihin ano yung mga levels ng iyong program. Unlike dito sa right side, kung mapapansin natin, after ng yung void loop function, and then meron lang siyang parenthesis dyan na dalawa, and then meron tayong tinatawag na curly brackets or braces, no? Then susulat natin yung next line na naka-indent, no, to the right. Okay? Yung mga magkakaparehas ng level, so same yung indentation nila. Pero yung next level ulit, i-indent natin ulit sila to the right. In this way, mas madali natin sila maiintindihan at yung ibang magbabasa ng ating code, mas madali rin maiintindihan. Okay? Alongside with using the right or using the semicolons, itong paggamit ng indentation, this improves yung readability tsaka yung troubleshooting ng ating or debugging ng ating code, no? So wag natin kakalimutan 'yan. So number one, semicolons, number two, indentation. And then number three, yung tinatawag nating nested levels, no? So wag natin kakalimutan tong nested levels. Ibig sabihin, if yung if meron pa siya sa loob na if, i-indent natin siya and then kukumpletuhin muna natin yung code ng if na 'yon ng condition na 'yon bago tayo bumalik dun sa ating previous level. So, itong tatlo na to ay napaka-importante sa isang properly structured Arduino codes. Kaya naman, tatanda natin to, no? Bilang panimula, meron na tayong example dun sa video natin last time kung ano yung kung paano ko kinload yung ating blinking LED, no? Blinking LED. So, pansinin niyo kung paano siya kinload. Intentionally nilagyan ko siya ng mga errors and try to repeat by considering these three important things na dapat nating maalala sa pagko-code ng ating Arduino Uno, no? So yan, so first we have the structure. We declare our variables, meron tayong void setup and void loop. And then next, we remember itong tatlo na to, semicolons, indentation, and nested levels. This way, we are nagkakaroon tayo ng organized na pagko-code ng ating program, no? So, ayan. Aside from using semicolons, using the proper structure, using the indentation and the nested levels, important rin yung paggamit ng tamang variables, no? Dahil yung ating Arduino, meron niyang memory. And the more, pagka marami tayong ginagamit ng variables, kumakain niya ng memory. And it affects yung performance ng ating prototype or yung ating code and yung ating board nahihirapan. So, ano nga ba ang isang variable? Okay? So itong variable na to, unlike similar to
to what other programming languages do, itong variable, it stores information in the code. So kumbaga, ito ay placeholder, no? Katulad ng ating illustration dito, ito ay container na naglalaman ng contents, right? So yung ating container, siya yung variable. And whatever contents na hawak niya, naka-store yun doon. Okay? So yung ating variable, it has a name. So katulad ng example natin dito, we have a variable na merong name na pin, no? Tayo bilang programmer, tayo yung naglalagay ng name, ng variable name. Okay? So I always suggest na maging maingat na sa paggamit ng mga variable name kasi it affects yung ating buong program. Okay? So kung ano talaga yung variable name niya, mas maganda yun yung gamitin natin. Okay? For example, itong pin. It specify yung pin ng ating Arduino board, no? Katulad ng pin number 8. Kung ano talaga yung pangalan niya sa application ng ating program, yun yung gagamitin natin. Okay? So yung iba gumagamit, mapapansin niyo, ganito sila mag-type, no? LED, tas capital P, I, N, no? Ganyan. So minsan kasi yung ating variable, two words, di ba? So let's say, ang gusto talaga niyang i-specify, LED pin. Ayan. So ang ginagawa niya, dahil lang name ng variable natin, dapat isang word lang. So ginagawa muna niya, maliliit muna yung umpisa, tapos pag sisimula na yung second word, kakapitalize lang niya yung first letter. Pwede naman, capital lahat yung first letter, nasa sayo kasi yan bilang programmer. Capital lahat yan, tapos small siya. Yung iba naman, gumagamit ng underscore, no? LED, tapos underscore pin. So, nasa sa atin kung paano natin bibigyan ng name yung ating variables. Again, itong variable, it stores information dun sa ating code. It has a name. The name is case sensitive, napaka dapat maingat tayo dyan. Itong variable natin, meron siyang iba't ibang klase or data types. No? Kung depende dun sa ating variable, merong specify natin kung ilang data bytes yan, data types. Bakit? Kasi it takes up space dun sa ating memory. So pag gumamit tayo ng maling variable and it takes up too much space dun sa ating memory, it affects yung ating performance or yung code's performance. Ang kagandahan dito sa variable, it allows us to store a value. Kumbaga, container. Okay? So, when we are formatting when we are declaring yung variables sa ating sketch, no? Kailangan meron siyang data type. And then, meron tayong variable name. Importante yan. And then, meron tayong operator, no? Yung equal sign, minsan greater than, or less than. And then, meron tayong value, initial value or value initialized. Yan. So, napaka-importante niyan. Minsan, yung ating, for example, big sabihin ng INT, integer yan. No? Merong iba't ibang klase ng data type that you can look for dun sa website ng Arduino. Wala naman siyang pinagkaiba actually sa C++, kung paano dinidefine dun sa C++. Actually, same lang sila. Okay? So, ayan. So, first, inuulit ko lang ha. First, we have to understand or be familiarized dun sa structure. No? Start, void setup, and then yung void loop. Then, kailangan yung organize tayo when we code. We have to remember yung tatlong, yung scene. Okay? Semicolon, indentation, and nested levels. Then, pangatlo, we have to always be aware dito sa mga variables kung paano natin sila i-declare. Okay? So, we have to know the right data types ng ating variable. So, we have these various data types na meron tayo sa Arduino. Okay? So, we have the void keyword. Wala namang gamit yung, wala siyang usage. Nagamit lang natin yung void. Then, boolean, ito yung mga and, or. So, gumagamit siya ng one byte. Then, character, unsigned character, integer. Unsigned integer, magamit din tayo ng word, and then yung long, meron din tayo niyan. So, halos parehas lang talaga yan. Kung ano yung ginagamit natin sa C++, ganun din. So, unsigned long, we also have float, double, string,
and array, enum, struct, and pointer. So, pwede nyo silang tignan at pag-aralan dun sa website ng Arduino. I will not dig deeper dito sa mga data types. I just want to give or to emphasize na yung importante sila sa paggamit natin or pag-code natin sa ating IDE, Arduino sketch. Okay? So, knowing the right data type gives us enough memory dun sa ating code mismo, no? Hindi siya kakain ng maraming memory space. Okay? Also, before, yes, tama yung ating data type, placing the right variable in our program helps us coding an efficient program. Okay? So, we have to take a look yung scope ng or yung scope ng mga variables or yung tinatawag nating variable scope. We have two scopes of variables. Meron tayong tinatawag na global and meron din tayong tinatawag na local. So ano ba yung pinagkaibahan niyan? Yung global variable, usually nakikita natin yan sa pinakaunahan ng ating or pinaka-top ng ating program. Okay? So outside siya sa mga void setups, mga void loop, wala siya diyan. And katulad nito, ang example natin ito, itong integer led pin number or equals to 13, tinatawag natin siyang global. No? Kasi accessible siya sa lahat ng functions or to other functions ng ating program or ng ating sketch. Unlike dun sa ating local variables, nandun siya sa loob ng mga void. No? Yan, tulad nito, in this sketch, yung led pin natin is a local variable in the setup function. Okay? So, hindi siya ma-accessible dun sa ating void loop. Okay? In the loop function, hindi siya nakikita ng loop function kasi wala siya sa labas. No? So, ganyan siya kung mabivisualize niya siya, hindi siya tatakbo kasi hindi niya mahanap yung led pin ng ating program. No? Kasi nga, nandun siya sa loob ng void setup. Knowing the right scope ng ating variables, malaking tulong yan sa pagsusulat or pagkukod ng ating program. Okay? In general, it is wise to avoid global variables unless kailangan talaga. In this case, since the led pin must be accessible to the setup and the loop functions, kailangan global siya. Okay? So, meron din kagandahan na global or local yung ating variables. Kasi kapag ka-global yung ating variable, pwede natin siya gamitin kahit saan dun sa ating program. Okay? Ang kagandahan naman sa mga local variables, okay? Once na matapos na, let's say in loop, nagre-reset itong variable na ito within that local. Okay? So let's say natapos na yung led setup, magre-reset yung ating variable dun sa ating function, no? So ano ibig sabihin nito? Bakit ba kailangan mabother tayo sa paggamit ng global at saka local variables? Global, it means more memory. Kasi kailangan tandaan or kailangan magstay ng content na 'yon, ng variable na 'yon dun sa ating memory, right? Unlike pag local variable siya, once na nagamit na siya, pwede na siya ulit palitan. Okay? Ang kagandahan kasi sa local variables, temporary sila doon sa kanilang functions. Kaya it saves us memory pag gumagamit tayo ng mga local variables. Kaya naman ang advice in general is to avoid yung mga global variables unless talagang kailangan siyang gawin. Okay? So, that's it. Yan yung bago tayo talaga sumabak sa pagpo-program ng Arduino or ng C++, we really have to know yung ating platform, yung structure ng ating platforms, and yung variables na ginagalawan natin. Okay? I repeat, we have to know yung structure. Sa Arduino, we have the start, void setup, and the void loop. We have to know yung ating proper formatting. We have the semicolon, indentation, and the nested level. We have to know the right variables to use and the right data type and where to use them. May it global or local, kailangan yan bago pa natin sila i-code dun sa ating program, meron na tayong idea kung paano natin sila gagawin. Okay?
Maraming salamat sa pakikinig. Hopefully, meron kayo natutunan dito sa mabilis na lesson natin or mabilis na discussion natin on Arduino program structure and variables. See you on the next lesson and have a nice day. Stay safe.